Hello, good evening. Ay, hindi pala. Good morning na dito kasi alas 12 na. So, 12 a.m. na dito. 12 midnight. So, katapos na kami trabaho at nandito naman ako. Mag-upload na naman ako ng video. So, ito nga pala si Mel G. Kung gusto niyo yung video ko, di i-like nyo lang. Kung gusto niyo naman mag-subscribe, subscribes na rin kayo. Kung gusto niyo naman i-click yung bell, pwede rin. Pwede rin kayo mag-comment. Open lang. Ngayon, ano ba pag-uusapan natin? So, lalo ngayon, quarantine, lockdown. So, marami. Marami tayong lahat na napapansin na natin. Yung mga hindi natin nagagawa na natin. So, meron akong bibigyan sa inyo na pwede. Pwede yung pagkalibangan. Libangan lang ba? Libangan. So, ito siya. Lahat tayo, addict tayo sa Facebook. Pero hindi nyo ba alam na Facebook ay pwedeng kumita, legit, as in legit siya. Diba? Paano? Siyempre, madali lang naman yun eh. Kung meron kang account, meron kang Gmail, meron kang Google account, is pwede. Wala kang puhunan dito. Ang puhunan mo lang is, of course, your mobile. Laptop, computer, o ano man dyan. At internet, or mobile data, or computer shop. So, ano yun? Paano? Paano ka kikita, or paano ka sasahod sa Facebook? So, marami nang gumagamit nito. Pati ako. Nag-ano rin ako nito. Dito rin, marami na rin nag-ano dito gumagamit ng Facebook. Marami na. Sa Pilipinas, nahuli na yata ang Pilipinas na inaproban na pwede na. Pero karamihan naman na nagbablog yung mga vloggers, dumaan din sila sa Facebook. So ano yun? Si madali lang. Gawa ka ng Facebook page mo. So paano? So ano yun? Paano? Siyempre, punta ka sa setting, hanapin mo lang yung page doon. So click mo lang yung page. Tapos create. So, pag nag-create mo na yun, dali lang. Maraming category kung anong gusto mo. Pero pwedeng personal blog, art, or magluto. Marami, nandun lang. Pwede rin yung, especially ikaw, nag-online ka, online selling ka, or ano pa man dyan. Pwede mo gamitin yung page na yun. So, kumikita ka na nga, pwede pang kang kumita sa Facebook. Pwede kang sumahod sa Facebook page. So, ilang beses na rin ako nakagawa. Yung una kong Facebook page, hindi ko alam na paano, hindi ko siya nagamit. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, bakit hindi ko siya magamit yung una kong Facebook page. So, gumawa na naman akong ulit, gumawa na naman akong another account. Iba rin yung Gmail na ginamit ko lang. So, ano ba yun? Ano ba yung mga requirements natin sa Facebook page? Madali siya, hindi katulad ni YouTube. Kasi sa Facebook page, so, kailangan mo talagang friendly ka. So, kailangan mo ng 10,000 followers. Hindi tulad sa YouTube, is only 1,000 followers. Ngayon, sa view naman, syempre gagawa ka ng video or gawa ka ng kung anong klaseng content or gusto mong kumanta, sumayaw, di ba? Gawa ka ng above 6 minutes or 5 minutes is okay na yun kasi yung nanood sa'yo pwedeng 3 minutes na siya, pwede na. Pasok na yun. Basta 3 minutes yung pinanood niya yun. Wala siyang skip, diretso siya. Pasok na siya. So, ang hinahanap lang ng Facebook page sa viewers mo is 30,000 views. So, iba sa YouTube. Sa YouTube is 4,000 hours. So, 4,000 hours, may nanood sa'yo ng 30,000 views. So, depende kung ilang minuto yun. So, kwentahin nila kukumputin yun ng YouTube. Hindi tulad sa Facebook page, automatic na 3 minutes na pinanood ka niya, automatic na yung pasok yun, papasok na yun. So, kailangan mo lang siya ng 30 views. So, ganun. Pag na mo yung 30,000 views, tapos 1,
10,000 followers, so pwede na. Pwede nang ang Facebook mismo ang magse-send sa iyo na pwede mo na i-apply yung page mo para yun na gagalaw na siya. Para rin siyang YouTube vlog, YouTube channel. Parang channel mo rin yung page mo. Paala ka kung ano yung ano mo. Paala ka kung anong gusto mong gawin, kung mga kalokohan. Kasi karamihan ngayon, para may manood sa marami na rin eh. Karamihan ngayon na nag-gumagamit ng page is gumagawa sila na yung mga ano ba, yung kalokohan. Yung iba, yung bang gagawa sila ng scandals para may manood sa kanila. Hanggang hindi ka nire-report, continue yon. Yung mga iba, lalo sa atin, dami nilang ginagawa para may manood doon sa video. Karamihan yung mga naggugulo or ano dyan, binibideo nila tapos ano nila sa page nila. So, syempre may manunood. Ganun po. Legit siya. Tulad ko, may page ako. Syempre, dahan-dahan mayroon namang yung mga ini-invite ko is dahan-dahan naman silang ina-accept yung invite ko. So, hindi naman porkit gumawa ka ng Facebook page eh bukas meron na kagad, meron ka ng 10,000. Hindi rin, parang rin yung tinatanim mo ba? Parang kailangan mo siyang alagaan, kailangan anong gagawin mo, kailangan ano yung content mo, kailangan mo maging, kung hindi ka pala kaibigan noon, kumbaga bilang lang yung mga friends mo, ay dito, pag gumawa ka ng page, kung gusto mong pasukan yan, kailangan, sige, accept ka ng accept, tulad sa akin. In-accept ko talaga kahit, ewan ko, as long na nanonood sila sa mga content ko, o ano man dyan. So marami na ngayon eh, ang Instagram, Twitter, pwede ka nang kumita. Lalo na ang TikTok. Hindi nyo ba alam? Yung mga adik dyan. So, sa next vlog ko, i-discuss natin yung TikTok na yan. Kung paano ka kikita din dyan. Ang paggawa ng page, sa setting nyo, doon sa Facebook nyo, punta lang kayo doon sa setting, nandun naman ilalabas siya dyan. Page. No, click nyo lang yung page. Pagkatapos doon, nandun na yung mga kung ano yung category. So, madali lang naman gawin yun. O, pagkatapos na yun, pwede na kayo mag-invite, yung mga kaibigan nyo, invite nyo, or i-likes nila, kasi the more maraming likes, the more na ano, is continue. Maabot natin yan. Kasi yung iba, talagang scandal ang ginagawa nila para may manood doon. So, yun. Scandal. Karamihan dun sa ibang lahi. Grabe. Yung mga ano, as in, actual na nga eh. Para lang may manood. Yung iba na sumasayaw. Yung iba naguhubad na. Yung iba, yung mga talagang, ano, is nakahubad na lang sila. At least, naghubad sila. Nakatupi sila dyan. Ayun. Siyempre, i-click nila yung may manunood. So, yun. Ganun lang. Walang, ano, as long na hindi mo nila ang rules lang naman is, hindi mo pwedeng follow my page, parang hindi pwede yun, hindi pwedeng ganun, hindi tulad sa sa YouTube na pwede mong sabihin, subscribe, so sa Facebook page, hindi pwede mong sabihin yun, kasi automatic yun na, hindi ka na nila, o hindi mo na magagamit yung page mo, kailangan organic siya, yung bang kusa siya, i-share. O i-share nung mga friends mo or sino ka mag-anak mo, i-share nila yung page mo, yung mga video na anumang content ng gusto mo. So, ganun lang. So, legit, pwede kang kumita sa Facebook page. So, sa susunod na video, i-discuss natin yung TikTok kahit hindi ako nagti-TikTok. Meron din akong knowledge sa TikTok kaya kung bakit naraming na-addict sa TikTok. Di nyo ba alam na ang TikTok from galing sa China is nag-donate sila sa Pinas, di ba? Nag-donate sila, as in donate. Kasi ang TikTok bigla siyang boom, nag-boom talaga siya, as in biglang nag-boom. Maraming makatingin ko bakit kaya. So hanggang dito na lang. Ito na naman ako nagpuputak-putak. Walang magawa. Bisitulog ko na eh. Nagbablog. Ganyan talaga ang life. So,
Kung gusto niyo, gusto niyo yung video ko, kung gusto niyo mga sinasabi ko, click niyo lang ng like. Kung gusto niyo mag-subscribe, mag-subscribes lang kayo. Okay, very good. Kung gusto niyo i-click yung bell, click niyo lang, or kung gusto niyo lang mag-comment, comment lang para masagot ko naman yung mga ano niyo, kung ano man yung itatanong niyo. Hanggang dito na lang. Good night.